Dahil sa kawalan ng espasyo sa Cebu Port, hindi pa rin nakakadaong doon ang mga barkong may kargang daan-daang libong sako ng bigas na inangkat pa mula sa Vietnam. Balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Cebu. December 28 pa noong nakaraang taon nang dumating sa Cebu ang barkong Vanship Ocean na may kargang daan-daang sakong bigas. Binili ito ng National Food Authority sa Vietnam. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakadadaong sa pantala ng Cebu Port Authority. Nananatili itong nakalutang sa dagat sa bahagi ng Talisay City. Isa lang ang Vanship Ocean sa limang foreign vessels na naghihintay pa rin makadaong. Ang apat na iba pa, galing ding Vietnam. Ang pinakahuling barko dumating nito lang February 6. Base sa datos ng NFA Region 7, aabot sa 800,000 sako ng bigas ang karga ng limang barkong hindi makadaong. I think the very basic reason why our vessels are floating is because there is no ample berthing space. The big thing is we have to have a bigger space. Ayon sa Cebu Port Authority, puno pa ang international port kaya walang makapasok na barko. May bakante sanang lokal na daungan pero ayaw itong gamitin ng NFA dahil sa mga kaso roon ng pagnanakaw sa mga karga ng mga barko. We have provided pier 2 available for docking but NFA, they said refused because of some pilferage. Ayon pa sa Cebu Port Authority, pwede rin sana magamit ang pantalan na nasa likod ng gusali ng Malacanang sa Sugbo. Pero may nakabinbin daw na kaso tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari nito. Tinitiyak naman ng NFA na gumagawa na sila ng paraan para makadaong ang mga barko sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, wala pa naman daw itong epekto sa supply ng bigas sa Visayas. Alan Domingo, GMA News.